Meral Kobolds at Barangay Ginebra buwis buhay mamaya sa laban nila sa Game 7 ng semifinal round ng Philippine Cup. Bagamat nasa Meral Kobolds sa momentum ngayon dahil tinalo na naman nila yung Barangay Ginebra at pinaabot nila yung laro sa Game 7. Eh talagang todo paghahanda rin ng Barangay Ginebra. Kilala na natin ng Barangay Ginebra, hindi basta sumusuko yan. Kaya nga never say die team yan. At ilang beses na rin nilang tinalo ang Meral Kobolds sa semifinals at sa finals. Talagang napakalaking bangungot ito para sa Meral Kobolds kung matatalo pa sila ulit ng Barangay Ginebra. Sa isang interview sa coach na Meralco kay Luigi Trillo, this time ay sila naman daw papasok sa finals. Sawan-sawa na sila, lagi lang silang tinatalo ng Barangay Ginebra. Talagang bangungot na sa kanila to. Hindi na sila makatulog kapag gano'n na nangyayari. Natatalunin na naman sila ng Ginebra. Hanggang sa napapaiyak na nga si Bong Quinto. Kaya ilang beses na silang tinalo ng Ginebra eh. Ginebra talaga ang kontrapelo nila. Kaya ngayon, sa pagkakataong ito, nasa Meral Kobolds na ang momentum. Hanggang ibibigay na talaga nila yung kanilang best. Patay kung patay na to. Hanggang lahat gagawin nila para manalo. Sa panig naman ng Barangay Ginebra, upang manalo sila sa Meral Kobolds mamaya, kailangan nilang sumabay sa bilis ng laruan ng Meral Kobolds. Talagang doon sila natatalo sa bilis ng laro, sa mga pass break, tsaka sa mga steals, tsaka rebound. Yan ang kailangan gawin ng Barangay Ginebra, yung sabayan yung bilis ng Meral Kobolds at kontrolin ang rebound. Kasi ang nangyayari, mas lamang sa rebound ng Meral Kobolds, na out-rebound nila yung malalaki ng Barangay Ginebra. Sa sobrang ganda ng depensa nila, hindi makapwesto na maganda yung malalaki ng Ginebra. Sa mga nakaraang laro ng Barangay Ginebra, ay hindi maganda ang nagiging ball rotation ng Ginebra. Kapag aralan na ng Meral Kobolds ang triangle offense ng Ginebra, kaya ibang sistema naman na gagamitin ni Coach Tim Cohn. Talagang kilala naman natin yan. Pagdating sa adjustment, si Coach Tim Cohn ang number one dyan. Kaya kinakailangan ngayon ng magandang ball rotation at facilitator. Ngayon, ilalabas ni Scottie Thompson yung kanyang MVP mode. Talagang ibibigay niya talaga yung kanyang best. Kilala naman natin si Scottie Thompson. Talagang napakagaling na facilitator yan. Gagawa ng solusyon ng Ginebra yan para makapag-facilitate si Scottie Thompson. Dahil napakabigat ng depensa ng Meral Kobolds. Yan ang nagpapanalo sa Meral Kobolds, yung kanilang matinding depensa. Kailangan ng Barangay Ginebra ngayon na palakasin ang kanilang depensa. Dahil yan ang tumatalo sa kanila eh. Dahil matindi ang depensa ka ng Meral Kobolds, kailangan na sabayan yun. Dahil na-outplayed sila ng Meral Kobolds. Sino mang manalo sa Barangay Ginebra at Meral Kobolds, talagang saludo po kami sa inyo. Talagang well deserved sa magkabilang team. Dahil sa pinakita niyong ganda ng laro at umabot pa sa Game 7, talagang parehas na kayong champion para sa aming mga fans. Kung sino man ang papasok sa Barangay Ginebra at Meral Kobolds at kalakalabanin ng San Miguel Beer, marami nagsasabi na underdog pa rin. Kasi sa sobrang lakas ng San Miguel Beer, ay napaka-imposible na natalunin sila ng kalaban sa either Ginebra or Meral Kobolds. Sa larong basketball, wala makakasigurado na mananalo ang San Miguel Beer dahil bilog ang bola. Hindi natin alam kung sino mananalo. Yan ang larong basketball. Walang nakakasigurado dyan. Anybody's game yan. Kaya napakagandang series to between San Miguel Beer or kung sino man mananalo, Barangay Ginebra o Meral Kobolds. Suportahan po natin at magkita-kita po tayo sa finals. Tsaka pasukisuporta naman po ang inyong lingkod, Ronda Toda. Pakisubscribe naman po at likes dyan. Okay po, salamat po.